Pagsagawa ng isang congressional briefing sa Subic Bay nitong Martes ng umaga, ang ilang mga kongresista sa pamumuno ni House Speaker Pantaleon Alvarez at Majority Leader Representative Rudy Fariñas upang tuldukan ang sigalot sa liderato sa SBMA. Naroroon din sa pulong si SBMA Chairman Martin Dino at SBMA Administrator Wilma Aisma, sampu na mga SBMA directors at iba pang kawanin ng naturang ahensya upang magbigay linaw sa ilang usaping may kinalaman sa Freeport, partikular sa liderato nito na nasasadlak pa rin sa kalituhan. Kabilang sa mga mainit na tinalakay ay ang EO-340 na nalagdaan noong Administrasyong Arroyo at ang RA-7227 o ang BCDA Law na bumabalangkas sa mga batas at panuntunan sa Subic Bay Freeport. Magugunitang nagkaroon ng panibagong girean sa pagitan ni Dino at Aisma makaraang ilabas ni Dino ang kanyang Administrative Order No. 1 nito lang Mayo na layuning bumuo ng isang Task Force on Business and Finance Safety and Security. Bagay na tinutulan naman ni Aisma dahil aniyay ilagpas na ito sa kapangyarihan ng SBMA chairman. Sa panig naman ng mga kongresista, aminado si Representative Fariñas na mayroong pagkakamali sa EO-340 at hindi nito basta-basta mababali ang RA-7227 na nagsasaad na ang SBMA administrator ang itinatalaga ng Pangulo at magiging ex-officio chairman ng Board of Directors. Sa panayam ng SBC News kay SBMA Chairman Martin Dino, sinabi nitong hindi siya nangangamba na matanggal sa pwesto at hangad niya ang pananaig ng batas sa naturang issue. Hindi rin umano siya kapit tuko sa pwesto at igagalang niya ang magiging desisyon ng Pangulo. Sa panig naman ni SBMA Administrator Aisma, sinabi nitong hangad niya na maresolba na rin ang naturang issue at iginiit nito ang kanyang kwalifikasyon bilang isang professional manager. Sa huli ay tinaas ng Kongreso ang status quo order sa SBMA na tatagal ng 2 araw. Ibig sabihin nito, sa loob ng mga panahong yon ay wala munang maaaring pirmahan mga kontrata o anumang transaksyon sina Aisma at Dino hanggat hindi nabibigyan ng legal na remedyo ang kanilang tunggalian. Nakatakda namang i-resume ang pulong ng Kongreso sa darating na Huwebes kaugnay pa rin ng naturang issue. Ito si Lolito Ramadagon, nagbabalita para sa SBC News.